Kurt, I have a question for you again. You want to go camping? Really? Okay, let's go camping! Wala yung kanyang fish pond. As of now, we have 1.33k views. Yay! Subscribers. Thank you so much, guys, for your love and support. Thank you. Keep on supporting us and help us reach 5,000. Yun ang target. 5,000 subscribers. Yeah! Yay, Kurt! Thank you, daw, sabi ni Kurt. Ano sasabi mo, Kurt? What can you say? Speak. Speak. Give me chimkin, sabi niya. Hala. Yung upuan natin, dinala mo? Magkano na ba? Wala ba na? Hello, Chase. How are you, Chase? You remember me, Chase? Yeah. Around 46 kilometers from SM Masinag, kakaliwa naman kayo dito sa Barangay San Andres Welcome Marker. Good morning! Again? Hello, you beautiful people! Good morning! Update lang po namin kayo, nandito kami sa may, ito yung road na papuntang Camp Boa, Santa Ines ata ito, no? Parang ganun. Pero hindi kami sa Camp Boa pupunta. Malapit lang siya sa Camp Boa. Actually, ano lang yun eh. Ang difference lang nila is one river crossing away, di ba? Yeah. So, yung sabi nung sa Loretta, pagka cross nyo ng first river, yun na, malapit na sila. Okay, so, kasama uli namin si Sir Kokoy. Yay! Yes. With Chase! With Chase! Kurt's happy again! We have a playmate! Okay, so mamaya update namin uli kayo pag nasa campground na kami. O kaya sa river crossing pala. Okay? Oh, sana hindi tayo mababajajaw. Na, Kurt. Mababajajaw. Sana mababaw. Sana mababaw ang tubig. Oh, Kurt, no? Sana hindi tayo mababajajaw. Bajajaw. Ha? Alright, so after mag-enjoy sa kagandahan ng campwell, ito na naman kami, may pupuntahan na namang campsite dito sa May Santa Ines, Tanay Rizal. Pagkaliwa nyo sa May Santa Ines Road, dire-diretso lang ang daan dito hanggang makita nyo ang magsasangang daan na ito. So, dadaanan nyo rito yung kaliwa. After ng ilang kilometro, makikita nyo naman tong signage na to na going to Loretta's Vineyard. Ito yung diretso kung saan yung may malalim na river crossing. Itong sa kaliwa na dadaanan namin, ito yung mas mababaw na river crossing. Dapat makita nyo to. Yan. Yan. Kumaalala nyo, nung nagpunta kami sa Camp Boa, dinerecho namin yung daan na yan. Hindi namin alam na may pakaliwa dyan. So, doon kami dumaan sa may mas malalim na river crossing, kaya kami nabalahaw. Are you enjoying, Kurt? Huh? Ah, ito na. Ah, ito na pala yun. Yung papuntang river crossing na mababaw.
Ah, tama. Check ko lang. Ah, mababaw lang siya. Mababaw lang. Tulad ng mga 4x4 expert, kapag mag-river crossing, kailangan may momentum, dire-diretso at huwag na huwag kihinto sa gitna. Alright. Kami naman. Ayos. Nabajajao! After ng first river crossing, mga ilang metro lang, makikita nyo na ang LORETTA'S Vineyard and campsite. We're here na! Mountain view! Kuya, anong pangalan mo? Richard po. Richard! Ayun, si Richard nga! Thank you! Pagpasok mo dito sa LORETTA'S Vineyard, agad mong mapapansin ang nagagandahang halaman at ang kanilang mga tanim na gulay. At di nagtagal, sinalubong din kami na may-ari ng campsite na si Sir Red. Let's go, Kurt! Na raw, eh. Let's go! Woo! We're here again! Oh, happy na naman siya. Buong linggong nagmumuryot sa bahay. Ayon kay Sir Red, isa rin siyang dog lover. Kaya nung nakita niya si Chase at si Kurt, agad-agad niya itong naipaglaro. At nakikita na talagang tuwang-tuwa siya dito sa mga aso namin. Sa katunayan, meron din siyang golden retriever dati na 12 years old. Pero ngayon ay wala na daw siya. Marunong na ba? Trained na ba? Hindi na tayo kailangan magbayad. Bumait ah. Nag-response naman siya dun sa sakit mo. I-praise naman siya. Praise naman. Very good ah. May teacher na si Kurt. Good boy. Itang kita dito na talagang sanay si Sir Red sa mga aso. In fact, tinuruan niya si Kurt ng basic behavior habang naglalakad. Ayan, ni-sprayan nila para daw mawala yung langgam. Ayos. Good job. Ito sa pagkakataon na to, medyo natagalan akong buuin yung tent namin dahil medyo tirik na yung araw at mainit na. Sarap ng ulam namin. Ngayon po. Nakamalamig na. Kanin. Gutom na. Fresh from cooler. Wala nang init. Kasi, mapagod na kaming magtayo ng tent. Ganda ng view. Ito, ayaw pang kumain. Napaka, ano ba ang problema? Hindi mo gusto yung ulam mo? Masarap yan eh. Royal canine yan. Back and a man. Back and a man. Mag-catch si Mami, hindi marunong. Catch, Kurt! Ah, galing! Kaya... Okay, give! Catch! 1, 2, 3, go! Daisy! Ano yung bundok. Ganda ng sikat ng araw. Tuwan-tuwa yung aking... solar panel. At naman solar panel ko, this is a Dokyo brand, 200 watts monocrystalline. Monocrystalline meaning kayang mag-charge pa rin kahit medyo maulap. Ang difference ito sa polycrystalline, ang poly kasi pag tirik ang araw, yun, malakas siya mag-charge. Pero pag umulap na, mahina na siya mag-charge. So ito yung setup namin. Ito yung bagong acquire namin, kitchen table. Ang brand niya is Casmi. Galing kay Sir Brian Gabriel. Itong twin burner namin kay Brian Gabriel din namin nakuha yan. Ito naman tent namin,
Kay Brian Gabriel din namin nakuha yan. Okay, so makikita nyo Buffalo brand. Ang maganda kasi dito sa tent na to, through and through ang kanyang hangin. So pag bibili kayo ng tent, yun ang unang titingnan nyo. Dapat marami siyang ventilation. Tapos meron siyang mga ventilation sa gilid. At dito meron yan. Yes. So, ito naman yung aking solar power generator, 84Ah, with 400 watts of SCC. DIY lang to. Kung gusto nyo matutong gumawa nito, I will leave yung link below. Buksan natin. Yan. Okay, so ayan yung aking battery pack. So to give you an idea kung gaano siya kalaki o kung gaano siya katagal ginagamit, let's say for example yung inyong flat screen TV na 95 watts, kaya siyang paanda rin ng 10 hours na dire-diretso. Tapos ito naman yung aking ice maker, Alpicool. Ang model nito is ice maker i16. Nabili ko kay 3D Pineda ng Out Trading. Medyo nakakuha na ako dyan kaya konti pa siya. Every 5 to 7 minutes nagpo-produce siya ng mga 5 to 9 na pieces of ice, yung ganyang kalalaki. For 30 minutes siguro pwede mo puno itong lalagyanan niya. Meron siyang 60 watts. Ayang kaya ng aking generator. Tapos ayun, meron pa akong solar dun, panel, solar panel. Kaya tinutulungan rin niya. Tapos yun yung aming mga electric pan na chargeable din. Tapos ito yung aming mga abubot, medyo magulo to. So nandyan na yung butane, yung aming grills, mga ilaw, yung mga abubot lang yan. Tapos ito ang aming mesa. Hey, salamat nga pala dun sa nag-correct sa akin. Kasi ang dati naming pronunciation dito, Quechua. Ay, hindi pala tama yung Quechua. Ang tamang pronunciation pala ng Quechua ay Quechua. Salamat din sa nag-correct sa amin. Thank you, sir. Marami rin kami mga Quechua na nabili. Ano pa ba yun? Yun yung maliit naming mesa ng Quechua. Ito, yung aming inflatable bed. Quechua din yan. Shovel, tsaka piko. Piko ba tawag dito? Ito pa, isa pa tong Quechua din to. Quechua. Sa Decathlon. Yan. Kala namin nawala yan. Nakita ko lang kagabi uli. So, bago ko interbiyen si Sir Kokoy, konting montage muna sa kanyang setup. Oh. Budol camping, ay camping budols. Ayan si Sir Kokoy Ponce. Hi guys, welcome to my vlog. Ay, vlog niya pala, hindi akin. Ito si Chase. Hello Chase. Alright. So, isi-share ni Sir yung kanyang mga equipment. Para, ito ulitin natin ha, hindi to para magyabang sa ibang tao. Para syempre magkaroon kayo ng idea yung kung ano yung mga meron kami. Syempre, baka may apply nyo rin sa inyo, di ba? Tama. Tama yun. Okay. So, sige sir, saan tayo magsimula? Dito, sa sasakyan ni Chase. Ang ganda. So, yung BMW ni Chase. Ano nga ba tawag dito? Parang trolley siya. Trolley, wagon, so, parang ganun. Wagon, nature hike. Yan. Nabudol ako ng ano to, FB marketplace lang to eh. So, okay. Din sa Lazada nito. Oh. Yun. So, yung extra large yata na size to, yung kinuha ko. Nice. Para mas maraming malagay. Oo. Oh. Kita niyo na lalagyan, yan ginagawa ko siyang ni Chase. Tsaka tingnan niyo yung gulong, oh, di ba? Pang off-road. Pang off-road yung gulong niya. Yeah, pang 4x4 yan. 4x4 ni Chase yan. Okay, ganda. 4x4 ni Chase. Tingnan natin si Chase sa loob. Ayan. Oh, di ba? Pwede siya matulog diyan, no? Pwede, oh. Diyan siya natutulog minsan. Oh, ayan naman yung nasa harap mo, sir. Ito next, ano to? Camp aid. Camp yan. Aid, wow. Budol din ang ano to. Budol. Naghanap ko siya ng camping chair. Gustuhan ko siya kasi merong extra dito lagayan, extra table, maliit na diyan platform. So gustong magkakape ka, komportable o nga no? Komportable siya. Ang sarap tukuan niyan ah. Camp aid siya. Yan. Outdoor and medical equipment. Oo. Yan. Nice. Yan yung mga gumagawa ng mga Saka parang sige nga pakita mo paano tiklop. Yan, ganun lang oh. All right.
tiklop. Ganyan lang. Okay. Ganyan lang. Next. Ito, ganun lang. Tiklop nito. Oh, yun. Ganun kadali. Oo. Oh. Diba? Oh, diba? Okay, next. Yan, ito na. Yung late, yung ano lang, latest budol. Latest budol. Fresh budol to. Oh. Oh. Kakarating lang. Sakto to, na-test. Muusok pa. Ito, Lazada, Lazada Finds. Mainit-init pa to. Lanwolf. Lanwolf yung brand. Galing siyang ano, Lazada from China. Ang gusto ko rito, meron siyang bintana. Yun. Oo nga, yun din ang nakita kong ano eh. Yung madalas na ano eh. Tama, tama. Wala dun sa ano, dun sa isang tent na oo. Halos ganito kalaki, walang bintana. Ito may kahit, bintana siya, lusutan. Kahit siguro sa summer, pwedeng-pwede ito. Pwede, oo. Bigla nga ako nainggit kasi sa side namin, wala kaming ano ron, no? Bintana, ito meron. Bintana siya, tapos ito rin, meron siyang yun, no? Net. Oh, may net siya. So, parang yun yung bedroom mo, yung living room mo. Pwedeng isara. Ko lang siya, oh. Ayos. Siya para yung kung malamok tsaka ano to, malangaw. Merong ang pang-protection dun sa mga ganun. Ayun, no. Oh. Atin dito sa loob. Oh, yun. Ayan, ganun pala siya. Guys. Tapos dito sa harap, parang meron din ako napansin na net, ha? Saan? Ito, toto, parang may net din, no? Oo, meron siyang net. Ayun, no? Ito. Oo. Ayan, oh, net ayan, din yan, no? So, gusto mo ayan, ganyan din sa amin, may ano eh, second layer. Ayan, no? Lang yung hangin. Pag gusto mo ng privacy, sarado mo. Oo. Oh, di ba? Gusto mong lusutan. Lusutan yung hangin, oh, true and true. Sarap. So, ito na yung pinakaano mo. Living area, living room. Tapos sa inyong kwarto ni sir. Sa yung kwarto niya. Ganun din, merong net. Tapos meron ding ano, private screen. Yan. Yan. Pang ilang tao yan, sir Kasha? Pag siksikan, parang kayang tatlo, apat, no? Oo, parang kaya apat, oh. Oo. Yung airbed naman, ano to eh, double. 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 Queen size ba? Double. O double? Ah, parang sa amin, double lang din kinuha ko eh. Double yan. Budol ng ano yan. Anong shop to? Bago lang din yan. Decathlon. Decathlon. Ah, Decathlon din. Okay. Decathlon yan. Actually, pwedeng wala to. Ah, I see. Oo nga. Sa, ano, eh, sa Korean camping. Oo. Wala to eh. Kasi ina-attach lang to. Kung meron kang ano, folding bed. Yun. Kung wala, pwedeng hindi mo na ilagay to. Mag-folding ka na lang. May yung parang naka-elevate. Oo, may mga ganun sila eh. Hindi okay. Nila nilalagay to. So, pwede rin siyang ganun siguro. Pwedeng ganung style. Tama. Oo, next time gagawin natin. Okay, so ito naman. Dito tayo sa mga cooking ware ni sir. Ayan, yan yung mga simpleng ano natin. Ayan. Pang kusina ano. Ito, hindi pa siya ito, ano eh. Kulang-kulang pa, pero pwede na. Oo. Ito, maganda to ah. Saan mo nakuha to, sir? Parang ito, ano DIY ba to? Hindi, nakita ko lang sa Facebook, may nagbebenta. Ganda eh, oh. May Japan, tiles siya, oh. Japan surplus to eh. Mm. Foldable din. Cozy na cozy ang dating, ah. So, ginagawa ko siyang, ano, parang coffee corner ko dyan. Ah, nice. So, oh, yun, oh. So, magkape. Pansin ko nga kanina, ang ganda ng setup na yun. Coffee corner ko dyan. Alright. Tapos, ito naman yung kitchen. Ito, sina natin. Budol din to. Ito, maganda. Maganda yung gusto ko yung ganun. Budol. Oo. Ito, Lazada lang din to. Nature hike din, oh. Nice. Din siya. So, nandyan yung mga kutsara tinidor mo. Oo. Pangluto. Pangluto. Yan, nice. Tapos, ito, foldable din to. Kitchen ano siya. Sa ano nga eh, no? Sa camping, parang pag tinignan mo yung mga presyo, mas mahal pa yung regular mong gamit sa bahay. Exactly. Foldable lahat. Siguro basta foldable. Isa pa yun eh. Kasi foldable siya, tapos portable. Portable. Tapos ito, binalutan ko lang ng ano, yun. Wrap lang ng wood sticker siya. Para magmukha namang ano, mag-blend nice. Lang yung ano, yung color yung niya. Team mo, yung team. So, team tahoy. Galing. Nice. Team tahoy. Yan lang siya, guys. Okay, thank you Sir Coco. Yan. Next time, may pag may nakita ako, interviewin ko kayo, okay lang ba? Meron daw reception dito ng globe. Pasulpot-sulpot. So, ginawa namin. Ayan. Nakahang ang aming mga cellphone. O, diba? Yung pala yung purpose ng fence nito eh. Dual purpose. So, nasa tabi lang kami ng second river. Going to Camp Boa. So, sabi ni Sir Red,
yung kanilang lottery ito ay parang mga 500 ba yung 5,000 kalahating hektarya. May mga taniman sila doon, hindi ko alam. Parang itatanungin natin kung ano yan. Ito yung bonfire nila. Okay, ngayon naman, tingnan natin yung aerial view ng Loretta's campsite. Tuwang tuwa ang loko. Lubog kayo, lubog? Ako. No, ay, malalim dyan. Ayan dyan. Tuwaan na naman si Kurt. Tuwang tuwa. Oh, baka ano, mahila ka. Swim? Go. Sige nga. Aba, very good. Ang galing-galing naman lumangoy. Oh, grabe yun, nakakalangoy siya. So hopefully, nagre-record to. Kasi kanina, Mac, kanina, SD card full na. Nagre-record siya eh. Kurt, come on, let's go, Kurt. Can I see how you swim? Wow, very good naman, ang galing. Sa cellphone na lang. Ang galing naman, oo, galing, oo. Oh, hanggang dibdib yung lalim noon. Dun. Kaya naman siya, Mac, baka makainom. Sabi niya, ba't mo daw siya tinutulungan? Kinakagat ka tuloy niya. Ang galing ni Kurt, ha? Tulog yan mamayang gabi. Oh, ang galing, oh. Ang galing, oh. Good morning. Always morning? Yes, it's always morning. So what's cooking? Nilagang pork para sa malamig na panahon. Kain na kami. Tungkol naman sa CR dito sa Loretta's, maayos naman ang CR nila dito at maluwag. Maraming halaman sa loob. Meron din sila ditong hugasan or sink. At pagkatapos mag-dinner, eto na, sinimula na namin mag-bonfire. Ang sarap na naging kwentuhan namin dito nila Sir Red at nila Sir Paul. Biruin nyo, isa rin pala sila talagang off-road enthusiast. At mula pagkabata, talagang mahilig na rin siya mag-camping. In fact, pagkatapos namin dito sa bonfire, doon siya natulog sa kanyang tent. So yun talaga ang ano, no, panglaro talaga, yung mga maliliit na ganun. Mas masarap. Kasi short wheel, number one, short wheel. Short wheel base. Tapos pati yung konsumo, hindi masado. Oo, 1.3 lang. Meron ba nagtuturbo nun? Wala, hindi advisable. Hindi applicable pala. Ah, okay. Dito rin niya na sinabi na ang pangalan ng Loretta's ay galing sa kanyang nanay. Sa city. Ganun. Yun. Oo. Oh. Oh. Habulin mo pa. Oo. Oh. Larong gano'n, saktong ba yun? Sato. Yung mga wala na ngayon yan eh. Hindi ko nalaro yun. Tubang preso. Kaya yung mga ano dati, yung mga bata dati, ano yun eh, na-develop yung creativity natin nun eh. Ito. Kasi, kalimbawa, kung wala tayong laruan, gagawa tayo ng paraan para magkalaro ng laruan. Ano, diba? Yung ano ng sigarilyo, kinukolekta pa namin yun eh. Oh, yun. Tutupin, oh. No? Yun ang nagiging pag, ano. Yung hope, yung pagpula, pagbloom. Alala ko yung pre, yung tinitikin. Yung currency. Oh, yun, tama. Pag rare yung kulay, mas mahal. Yung more. Oh, yung more.
Pagdating naman sa overnight rates, ang binayaran namin ay 500 pesos per head plus 500 pesos for car camping and tent pitching. Bumili rin kami ng tigi isang kilong bagong harvest nilang gulay tulad ng pipino, string beans, baguio beans, at ampalaya na almost 400 pesos only. Good morning! Good morning! Pauwi na kami pero papunta pa rin. Ano yun? Pauwi from? From Loretta's. Yan, kakaalis lang namin ng Loretta's. Okay. Pero may pupuntahan pa kaming isang bagong campsite. Sana pumayag. Sana makontak namin yung may-ari. Actually, maghihintay lang kami ng signal. Wala kasing signal doon. Pag nag-go signal siya, yun, diretso na. Diretso na kami doon, baka mag-overnight kami. Alright, maraming salamat ulit mga kaibigan sa panonood. Kung hindi pa po kayo subscriber, please hit that subscribe button and notification bell. Shoutout po pala sa lahat ng mga nag-comment sa aming mga videos. Maraming salamat at kay Kadog Show TV. Thank you, sir. At shoutout din sa mga former students ko na nanonood. Maraming salamat sa inyo. Alright, so see you again next time on our next video. Peace!